It's Emmy Grace and welcome back to my channel. So today, ang share ko sa inyo is another TikTok affiliate guide. So actually, pangatlo na tong video tutorial na to about being a TikTok affiliate. So kung di nyo pa napanood yung dalawang videos, ililink ko na lang yung videos nun down in the description box. So yan. So ngayon, ang isa-share ko ay paano ba tayo mag-withdraw ng ating commissions. Paano ba tayo nag-earn ng ating commissions bilang TikTok affiliate? So, iba-iba din actually. Nagva-vary yung ating commission. Depende sa sinet ng mga shops kung magkano yung i-earn nating commission bilang mga affiliates. Kikita tayo kapag ka merong buyer na bumili doon sa affiliate link na nilagay natin sa ating mga videos. Or kaya naman doon sa mga nilagay natin ng mga products sa ating product showcase. So, meron tayong ma-earn na commissions once merong buyer na bumili doon sa mga affiliate links na yon. Pero depende nga, kagaya ng sinabi ko kanina, depende yung commissions kung ilang percent yung sinet ng mga sellers. Merong mga sellers na nagsiset ng 5% and then meron ding mga sellers na nagsiset ng 10% and meron ding mga 15% and even highest na 20% commission. So, merong mga sellers na nagbibigay ng ganun. Actually, makikita nyo yon doon sa mga products. Like, for example, kung magkano yung ma-earn nyo na commission kapag nilagay nyo siya doon sa inyong product showcase. Last time, I shared ko sa inyo kung paano tayo magre-request ng mga free samples. Kasi pwede tayo mag-request sa mga sellers ng free samples. Tapos, ipapadala sa atin yon. And then, yon, pwede na natin gawa ng video. Tapos, ilalagay yung mga affiliate links. Meron kasi mga nagtatanong sa akin, saan ba ako bukahan ng products, bumibili ba ako ng products tapos gagawin ko ng video yon. So sometimes, most of the items na nandun sa TikTok ko ay nag-request ako ng free samples doon sa mga sellers. Tapos pinapadala nila sa akin yung mga samples tapos ginagawan ko ng video. And then ilalagay ko yung affiliate link. Pero yung iba dong mga products ay binili ko din tapos gagawan ko ng video tapos ilalagay yung affiliate link. So yan, yun yung last na video na ginawa ko. So kung interested kayo kung paano mag-request ng mga free samples sa mga sellers, so panoorin nyo yung video na yon. Link ko yun down in the description box. So today nga, ang share ko sa inyo ay paano naman tayo mag-withdraw ng ating mga commissions. So at paano natin, saan ba makikita yung mga commissions na yon? So i-walkthrough ko kayo doon sa process, sa step-by-step process, tapos nalagay ko yung screenshot dito sa ating screen. So yan. So the first thing that you have to do is to open your TikTok app. So sa TikTok app, ay makikita nyo dyan sa ilalim yung profile. And then, i-click nyo lang yung profile para i-lead kayo doon sa inyong TikTok account. And on the extreme top portion of your screen, ay makikita nyo yung tatlong lines. And then, iyan yung i-click nyo. So, yung tatlong lines, i-click nyo lang yan. And then, makikita nyo tong screen na to. So, dyan sa screen nyo ay merong creator tools, business suite, my QR code, and then settings and privacy. Ang i-click nyo dyan ay yung creator tools para i-lead naman kayo to this screen. So, meron dyan screen na creator tools. So, i-click natin dito ay yung creator next na part. And then, ang i-click nyo dyan sa creator next na part ay yung TikTok shop for creators. And then, it will lead you to this screen. So yan, makikita nyo sa screen dyan yung today's data. So makikita nyo, sa today's data nandiyan yung revenue, items sold, and then orders. So pag yan yung nakita nyo, merong number dyan. So ibig sabihin, meron kayong nabenta on that particular day. Pero disclaimer lang ulit, itong pagiging affiliate natin ay iba-iba din kasi yung na-earn natin dito. So, minsan mababang-mababa talaga. Minsan wala tayong benta. Minsan marami tayong benta. So, hindi talaga ito yung pwedeng maging primary or ultimate source of income natin. Pero like, for example, gusto lang natin din talaga na mag-earn kahit papano everyday. So, ito, pwede din tayo maging affiliate. So, yan. Today's data. Tapos doon sa tools, ay marami kayo dyang makikita na selection. Pero ang ikiklik natin dito ay yung commissions. So makikita natin sa commissions kung magkano na yung na-earn natin na commission. So dito sa screen na to ay makikita nyo yung available commission. So yung available commission, ito na yung pwede nyong i-withdraw na commission nyo. So or ito yung mga naging commission nyo from the previous na mga binili ng mga buyers natin. So yan, available na commission na to, so pwede na siyang i-withdraw. And then, doon sa affiliate orders ay makikita nyo dyan yung mga orders na for shipping pa or kaya naman ongoing or in transit. Tapos, meron din kayo makikita dyan na
ineligible. So yung ineligible, ito yung mga na-cancel na mga orders or kinancel ng buyers or kinancel ng sellers or yung mga hindi na-ship talaga ng mga sellers. So yan, makikita nyo na merong mga ineligible dyan na mga affiliate orders. So sana wala tayong masyadong mga ineligible na affiliate orders. So sana puro naging okay yung procedure or yung process ng pag-orders ng mga buyers. So yan yung nandyan sa affiliate orders. And then makikita nyo din dyan yung affiliate commission rules. So basahin nyo lang ito para at least meron kayong guidelines kung paano talaga yung pagiging TikTok affiliate natin. So yan. So paano natin i-withdraw yung ating commission? So makita nyo nga dyan yung available commission. Tapos meron dyan kayong i-click na withdraw. So yun yung i-click nyo para mag-withdraw ng money or ng ating commission. So makikita nyo dyan itong screen na to. So, meron dyan nakalagay na withdrawal account. So, yung withdrawal account, make sure lang na tama yung inyong account number dyan. Tapos, yung inyong bangko. So, yung inyong bank account details. So, dapat tama ito para at least hindi magpa-fail yung ating withdrawal. So, yan. So, nakalagay dyan, withdrawal account. Now, pwede naman kayong mag-add ng ibang accounts. Depende kung ano yung mga bangko na meron dito sa TikTok affiliate. So, yan. Tapos, itatype nyo lang yung amount na gusto nyong i-withdraw. So, for example, meron naman kayong available commission. So, kung gusto nyo i-withdraw lahat, ang i-click nyo lang dyan ay yung withdraw all. Pero, like, for example, gusto nyo lang 500 pesos. Yan. Yun lang yung i-withdraw nyo. Pero, dito kasi ay meron siyang service fee na tinatawag. So, kapag nag-withdraw kayo ng 500 pesos lang, kada withdraw nyo ay merong service fee na mababawas. Kaya ang ginagawa ko talaga, yung pag-withdraw ko ng commission ay monthly para at least isang service fee lang yung mababayad ko or ibabayad ko sa TikTok. So yan, so pwede nyong i-withdraw all para ma-withdraw nyo lahat ng available commission nyo. And then, so yan, pagka clinic nyo yung withdraw all, siya na automatic yung maglalagay kung magkano yung available na commission nyo na pwede nyong i-withdraw. And then, meron naman dyang nakalagay na estimated receiving amount, which is dito sa case ko ay 980 pesos 0.02, dahil ibabawas na ni TikTok yung service fee niya, which is 3 pesos and 44 centavos. And then click withdraw now. Kapag na-click nyo yung withdraw now, ay meron pa rin dyang lalabas na sa screen nyo na confirm withdrawal. So, makikita nyo dyan na transfer to. Para ma-double check nyo lang kung tama ba yung nilagay nyo na bank account, tapos yung withdrawal amount, service fee, receiving amount, and then meron dyang nakalagay na entering incorrect information will result in declined transactions and you will be responsible for any cost associated with processing your request. So make sure lang na tama lahat ng information na nilagay nyo para makapag-withdraw ng inyong commissions. Click confirm to withdraw and then makikita nyo na to. Sobrang nakaka-excite ito kapag nakapag-withdraw kayo ng first commission nyo. Nakalagay dyan, withdrawal in progress. Tapos funds should arrive in 3 to 6 business days. Pero actually, what I love about being TikTok affiliate, sobrang bilis lang talaga nilang mag-release ng mga commission natin bilang mga affiliate. Kasi sometimes, parang ilang oras lang or kinabukasan, available na yung funds natin. Or nandun na sa mismong bank account natin yung commission natin. So, yan. Then, just click back para mapunta kayo doon sa inyong TikTok account. So, there you go. I hope nakatulong itong video tutorial na to para kung paano tayo mag-withdraw ng ating commission. Kasi meron din talaga mga nagtatanong sa akin kung paano gagawin, paano mong withdraw, tapos saan ba makikita yung ating mga commission. So yan, sana nakatulong itong video na to sa inyo. Kung nakakatulong yung mga ganitong klaseng video tutorials, please give this video a big thumbs up at join our Graceful Homeschooling family na rin. Click the subscribe button at i-turn on nyo na din yung notification para hindi nyo nami-miss yung mga ganitong klaseng content here in this channel. And I'd love to see you around. Thank you so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I'll see you around. Bye!